Welcome to my YouTube channel. So in this video guys, ay mayroon tayong pag-uusapan. Mag-talks tayo. So pag-usapan natin about sa mga alag-alaga. Sa mga kababayan natin yan, na mag-alaga ng mga bata, kailangan nyo mapanood ito para at least meron kayong idea kung sakaling maranasan nyo man, kung ano yung naranasan ko. At least alam nyo kung paano nyo i-handle yung mga sarili ninyo, yung mga emosyon ninyo. This past few days, yung alaga ko ay may sakit. Almost 4 days na nagkaroon ng lagnat. And then ngayong week na naman ay sumunod ubo at sipon. So tuloy-tuloy yung, ano, yung sakit niya. So almost 2 weeks na hindi siya pumasok ng school. So ngayon ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga reaction ng mga amo once na nalaman nilang may sakit yung alaga nila. Negative na reaction, mayroong positive na reaction. May mga amo na ang reaction nila ay negative. Ikaw yung sisisihin nila kung bakit nagkasakit yung amo, yung kung bakit nagkasakit yung anak nila. Maghahanap sila ng mga dahilan na isisisi sa iyo kung bakit nagkasakit yung anak nila. As an employer, naranasan ko yung reaction niya na nung nagkasakit yung alaga ko before. Ako yung sinisi kung bakit nga nagkasakit yung anak niya dahil nga daw, ayun nga, madumi yung mga laruan daw, hindi daw nalilinisan ng maayos yung mga laruan, mga ganon. So, ikaw yung sisisihin ng amo kung bakit nagkakasakit yung anak nila. Walang, hindi daw proper hygiene, mga ganon. Sabi naman yung doktor na baka nalamigan yung katawan, ganon. Ang bagsak, ikaw pala din ang sisisihin. Sasabihin sa'yo na hindi binabantayan ng maayos yung anak nila. So, may mga ganyang amo talaga na napaka-demanding. Then, pangalawa, yung reaction naman nila ay positive, yung okay lang sa kanila, naiintindihan nila kung nagkasakit man yung anak nila. Gaya yung amo ko ngayon, kapag nagkasakit yung anak nila, hindi ako ang sinisisi, naiintindihan nila kasi minsan, di ba, nagkakasakit naman talaga yung mga bata kapag may hindi sinasadya na may naisubo siyang laruan, gano'n, naiintindihan nila kasi yung alaga ko minsan makulit din kung ano-anong nasusubo kaya. Ayun guys, hindi sila naninisi ng mga katulong, naiintindihan nila. Tapos minsan naman nagkakasakit dahil nga sa weather change, minsan mainit, minsan malamig, kagaya ngayon dito sa Hong Kong, malamig pero minsan maaraw, mainit, tapos nagpaiba-iba yung temperature kaya minsan talaga yung mga bata, di ba, nagkakasakit. So nakakaunawa sila, nakakaintindi sila. So ayan po, so swerte nyo once na nakatagpo kayo ng amo na nakakaintindi. Pero kapag once na nakatagpo kayo ng amo na alam nyo napaka-demanding, ikaw yung sisisihin bakit nagkasakit yung anak nila. So advice ko sa mga kababayan natin na magkakatagpo ng demanding na amo, kailangan nyo lang habaan yung pasensya ninyo, unawain nyo na lang yung mga amo ninyo, huwag nyo sagutin. Kung kailangan nyo namang ipaliwanag kung ano ba talaga yung nangyari, kung meron kang nakita na manirisim ng bata, ganyan, o hindi talaga, maminsan hindi nga talaga maiwasan na, ayun nga, may mga bata talaga makukulit, diba? Kausapin nyo nang mahinaw yung mga amo ninyo pagdating sa mga ganitong pangyayari. Kung may napapansin kayo sa alaga ninyo na ganyan, makulit talaga na hindi nyo makausap, so sabihin nyo dun sa amo ninyo para siya pagsabihan nila yung mga anak nila. So, ayan guys. So, ganyan po yung amo ko. Yun nga, kapag ang comment ng doktor ay meron siyang sinusubo na madumi, yung amo ko mismo ang kumakausap dun sa alaga ko na sinasabihan niya na huwag kumain ng mga bagay, huwag kumain ng mga laruan na madumi, huwag isubo sa bibig yung mga laruan, mga ganyan guys. Kailangan ninyong habaan yung pasensya nyo talaga once na magtrabaho kayo dito kasi dito may mga batang makulit, hindi lang yung mga bata yung makukulit, pati yung mga ugali ng mga amo minsan, natin talagang unawain at pagpasensyahan. So ayun guys, kailangan talaga ng mahabang-mahabang pasensya once na pumunta kayo dito sa abroad. Kasi siyempre pumunta tayo dito para magtrabaho at hindi makipag-away sa mga amo natin. So sana sa mga kababayan natin yan na alam niyo yung mga matatapang mga palasagot, ganun. Wag lang ninyong sagutin yung mga amo ninyo kasi minsan dyan nagkakaroon ng ano yung hindi pagkakunawa. Minsan pwede kayong ma-terminate din once na sinasagot-sagot niyo yung mga amo ninyo. Kausapin niyo na lang ng mahinaon kung sakaling may suggestion kayo. I hope nakakuha kayo ng kunting idea, kunting alam niyo yun, kunting kalaman regarding sa buhay namin as a domestic helper dito sa Hong Kong. And see you guys in my next video. Thank you guys for watching.